So eto na nga, nung official na nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro, ang isa sa mga NBA legend na may tuturing na si Rajon Rondo. Ito'y nakumpirma natin matapos maglabas ng report dito ang isa sa pinaka-reliable source na ESPN na magre-retiro na ang isa sa merong pinakamalaking impluensya lalo sa kanyang mga basketball moves dito para sa mga Pinoy fans. Ito kasi sa naganap na podcast ng All The Smoke ay naitanong dito ng host na si Matt Barnes kung nawala na nga ba sa track dito ni Rajon Rondo ang paglalaro sa NBA. At wala ng second thought na sinagot kaagad dyan ni Rajon Rondo na tapos na nga daw siya sa paglalaro ng NBA. Mas gugustuhin niya na daw ngayon na mas makasama niya ang kanyang mga anak. So yun na, after 16 NBA seasons at 9 different NBA teams, ay official na nga magre-retiro ang isa sa mga idol ko rin, no? Lalo na sa kanyang mga basketball moves na talagang ginagaya natin simula pa noon. Ito sa buong career dito ni Rajon Rondo ay nakapagtala siya ng 2 NBA championships. Ito yung 2008 with Boston Celtics at itong 2020 lamang with Los Angeles Lakers dito nga sa loob ng NBA bubble. Nakapagtala rin siya ng 4 NBA All-Star appearance itong 2010, 2011, 2012 at 2013. Ito yung naalala ko ng mga prime era pa ni Rajon Rondo. Kasama din siya ng 4 na beses dito sa NBA All-Defensive Team nitong 2010, 2011 at 2012. 3 beses din siya nag-appear dito sa NBA Assist Leader nitong 2012, 2013 at 2016. Kung totoosin, masasabi natin na naging napaka-successful dito ng career na masasabi kong idol. Na may tuturing na rin natin na isa sa mga NBA legend na si Rajon Rondo. Kasi kung totoosin, ay nakasama niya pa makalaro dito ang Big 3 era ng Boston Celtics na sila Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. Masasabi natin no, na isa din talaga sa napakalaking role dito ni Rajon Rondo nitong 2008 NBA Championship dito ng Boston Celtics. Kanyang buong career nakapagtala ng 9.8 points, 4.5 rebounds and almost 8 assists na rin per game dito si Rajon Rondo. Ang hindi ko talaga pinakamalilimutan na isa talaga sa lagi ko nakikita at pinakamalaking impluensya rin hanggang sa ngayon ay ang tinatawag na Rondo Shot Fake. Ito yung magdadrive ka ng hard downhill tapos kung mapapansin mo nakakagat na yung defender ay bigla kang hihinto para sa isang shot fake. Hanggang sa ngayon ay napaka-effective pa rin ng move na ito. So yan lamang isa sa napakadaming moves na pinasikat dito ni Rajon Rondo na isa talaga sa tumatak sa akin. Sasabi natin na mataas talaga ang basketball IQ nito na si Rajon Rondo dahil kahit mismo si LeBron James ay humahanga sa kanya. Ito yung matapos banggitin dito ni LeBron James sa kanyang podcast na si Rajon Rondo daw ang tinuturing niya na mayroong pinakamataas na basketball IQ na nakasama niya. Kaya kayo, anong pinakatumatak na basketball move sa inyo ni Rajon Rondo? Komento lamang inyong palagay.